Did you know na pwede ka ring mag-ferry papuntang Boracay? Kung plano niyong mag-Boracay and hindi niyo lang talaga bet mag-eroplano, pwede kayong magpunta sa Batangas Port and from there mag-2GO Ferry. In this video, we'll show you how to do it and what to expect. Hello there, TP Traveler! We are Vince and Yosh. We recently traveled to Boracay by ferry and we documented our journey every step of the way. Pero bago tayo lumakwatsa, please help us reach 100,000 subscribers. So kung hindi pa, subscribe ka na and i-click nyo na rin ang bell icon para ma-notify kayo kapag meron tayong new travel videos. Kung sa Facebook ka naman nanonood, follow this page and share this video na rin para pagpalain ka palalo ng universe! So, eto na. Matagal nang bumabiyahe ang 2GO Travel mula Batangas papuntang Caticlan, pero marami pa rin ang hindi nakakaalam tungkol dito. As of this recording, ito yung schedule nila. Ang travel time ay 11 to 12 hours, pero mula Batangas ay 9 PM ang alis ng ferry, which is the perfect time for me kasi ibig sabihin itutulog ko lang talaga yung biyahe. Darating ka sa Caticlan ng alas 8 ng umaga, kaya meron kang full first day sa Boracay, so wala ka talagang nasasayang na oras. Sa ngayon ay every other day pa lang ang sailing nila from Batangas, pero starting November 10 or 11, magiging daily na ito. Overnight din ang biyahe kapag pabalik ng Batangas from Caticlan. From Sunday to Friday ay 11:30 PM ang sailing schedule nito, pero kapag Saturday ay 2 PM naman. To Go operates two vessels for this route, ang St. Ignatius of Loyola and St. Augustine of Hipo. Na-try na namin ito pareho before and I think na mas maganda ang St. Ignatius of Loyola. Pero itong huling layag namin ay yung St. Augustine of Hipo ang sinakyan namin, so most footage na makikita nyo sa video na to ay kuha dyan sa St. Augustine, which is more like a no-frills type of vessel. Okay lang naman kasi nga we spent most of our time sleeping. Either way, there are four major types of accommodations. Ano ba yung pinagkaiba-iba nila? Kapag super value class, you get assigned one in dozens of bunk beds sa isang malaking room na hindi air-conditioned. Pero comfortable pa rin naman ang higa dahil nga talagang bed naman talaga ito. Makakapag-unat-unat ka and hindi ka nakaupo lang na parang sa bus or sa eroplano. Ang tourist class naman, similar halos ang setup pero air-conditioned. Slightly bigger ang beds and it reminded us a little bit of capsule hotels. Meron ding mga cabins na rooms na you get to share with other passengers. Kanya-kanya pa ring bed syempre. And meron ding staterooms. Ito naman, ito yung private talaga kasi per room ang booking dito. And you also get your own toilet and bath, electric sockets and cabinets. So far, na-try na namin ang super value class, tourist, and stateroom. Siyempre, pinaka-comfortable yung stateroom kasi hindi ka worried sa privacy. Pero pinakasulit talaga yung super value class and tourist class. Yun nga lang dahil hindi air-conditioned ang super value class, may times na mainit lalo if ma-assign ka near the kitchen, so safer choice talaga yung tourist class. Kung gusto mo, pwede kang mag-book ng super value class muna to check, tapos kung hindi mo bet, pwede kang mag-upgrade for a fee. Ito yung mga rates, pero subject to availability yung mga to ah. Much like airlines, the fare varies depending on a number of factors including the date of travel, availability, and kung may ongoing promo. But each accommodation type has its own pricing scheme. I did a mock booking to check yung current presyo for this month and ito yung lumabas. If you choose the cheapest option, yun nga yung super value class, and kapag sinama mo yung mga taxes and other fees, ang total cost ay nasa 1,777 pesos and 60 cents. All in yan ha, kasama na dyan yung breakfast, accommodations, and 50 kilos na baggage allowance. Yes, 50 kilos baggage allowance. Hindi na masama considering na this month ang travel date na chinek ko. Although may mga flights na mura din kapag nakasale, hindi hamak na mas mura ito kaysa sa year-round fare ng eroplano, lalo na kung malapit na yung travel date mo. And pwede pang mas bumaba yung presyo nitong sa 2GO kapag may sale, na lately ay mas dumadalas na rin.
pwede niyong bisitahin ang official FB page ng 2GO Travel for the latest promos, and pwede kayong mag-book sa pinakamalapit na 2GO outlet sa area nyo or visit the 2GO website travel.2go.com.ph. Siyempre, bago ka makasakay ng ferry, kailangan mo munang makarating sa Batangas Port. You can catch a bus sa Paranaque Integrated Terminal Exchange or PTEX. Ito yung sure kami na may buses talaga papuntang Batangas Port. Dati, sa LRT Buendia area kami sumasakay or sa Cubao, pero hindi ko na sure ngayon kung meron pa dun na pa Batangas Port. Kung alam nyo, let us know sa comment section below para matulungan din natin yung iba. Kaway-kaway sa mga malapit sa Buendia and sa Cubao dyan. Ang travel time ay around 2 hours kung sa PTEX ka magagaling. Medyo nilagyan ko na ng konting allowance yan, pero dagdagan nyo pa rin ng marami pang lead time kasi baka matraffic ka lalo kung sa ibang parts ka ng Maynila magagaling. Note na may mga buses din na tumitigil sa iba-ibang bayan sa Batangas, kaya dapat talaga medyo malaki yung lead time. Ang pamasahay ay around 250 pesos. Ina-allow nila na mag-board hours before departure, so it's okay kung mapaaga ka. Yung sailing namin ay 9 p.m. pero dumating kami at around 6 p.m. pero kahit napaaga kami, we were already encouraged to board, which was really nice. Una sa lahat, nag-glow up na ang passenger terminal ng Batangas Port. Pang airport level na ang bago and modern na terminal nito. Pagpasok mo, dadaan ka sa initial security check. Diretso ka na sa terminal fee counters at magbayad ng 30 pesos. Maraming mga establishments dito na nagbebenta ng food. Kung hindi ka pa nagdi-dinner, pwede kang bumili sa isa sa mga food kiosks dito. May Hong Kong style noodles, milk tea, cup noodles, and snacks. May mga lutong bahay din with rice na nasa take-out ready containers and pwede mong iakyat sa ferry. 100 pesos ang presyo nito. Magkaka Seattle's best din and Karamia cakes in the future. Kung wala ka pang ticket, pwede kang bumili sa to-go window. Pero mas maganda syempre na mag-book in advance para sure na makakasakay ka. Kung may ticket ka na, tunguhin mo na yung boarding area. A staff will check your ticket or booking confirmation and then need mong dumaan sa isa pang security check. And voila, dito ka na sa boarding area. And maghintay ka na lang ng boarding announcement. May higanting screen kung saan nakadisplay ang schedule ng mga papaalis na ferry and barko. May prayer room din, charging station, and bagong install ng mga water refilling stations. Kapag pwede ka nang mag-board, pila ka lang sa assigned gate and sundan ang staff na magtuturo ng daan paakyat sa ferry. Ito ang itsura ng St. Augustine of Hippo na vessel. Pag akyat mo dito sa lobby, i-approach mo lang itong reception nila, and kung cabin or stateroom ang binook mo, dito mo kunin yung susi. Pwede ka rin magpatulong hanapin ang bed or cabin mo. Hindi lang isang level yung mga accommodations ha, so pwedeng nasa upper floor ang bed mo. Kapag nahanap mo na, make yourself comfortable. Isang tulog lang, nasa Boracay ka na. Or pwede ka rin mag-ikot-ikot muna. Pero hindi ito kasing bago or stylish ng MV2GO Maligaya or Masagana. Mas maliit ito and mas no frills ang datingan. Hindi rin ito parang cruise ship na puro kayo turista sa ferry. Marami sa mga makakasabay mo ay mga locals na pauwi or may bibisitahin. Malinis and comfortable ang lobby and may charging station. Sa taas naman ay may island fiesta na may tindang snacks and drinks and may nagpe-perform din na band. Pero huwag kayong mag-expect ng parang posh na bar ha, mas simpleng cafeteria type of situation ito. Tandaan, kung maglilibot ka, huwag basta-basta iwanan ang mga valuables mo kasi common yung space. Kung sa super value or tourist class ka nakabook, you'll be sharing the hall with many other passengers, so bring your gadgets and cash with you. The next morning, prepare for disembarkation. Kung kailangan mong mag-shower, mayroon naman kahit sa super value and tourist class. Kasama rin sa binayaran mo ang breakfast, so gora na sa island fiesta. Or kung cabin or stateroom guest ka naman, sa Horizon Cafe ka naman dapat magpunta. Tapos, baba ka na kapag pwede na. By the way, dito sa Caticlan, dalawa ang ports na ginagamit depende kung amihan or habagat season. Pwedeng sa Caticlan Jetty Port, yun yung main port nila. And pwede rin dito sa lesser known na Tabon Port. Either way, same process lang naman yung susundin.
may mga need ka munang isettle. Ito yung presyo ng boat ticket, environmental fee, and terminal fee. So, kung regular domestic tourist ka, tulad namin, prepare a total of 300 pesos. After magbayad-bayad, pila ka na para ma-check ang mga travel documents. Una and pinaka-importante dyan ang Tourist Boracay QR code na need mong makuha online. Just visit www.touristboracay.com and accomplish the form within 7 days prior to your arrival. Nasa listahan din ng requirements ang valid ID, booking with an accredited hotel or resort, return ticket, and proof of vaccination status. Kung fully vaccinated ka, pwede ang vaccination card, vaxer TH or ICV. Kung hindi ka naman fully vaccinated, need mo ng RT-PCR negative test result. And kung 12 years old ka naman or mas bata, need ng certificate of undertaking. Pero sa totoo lang, nung huling punta namin, valid ID and QR code lang ang chinek nila dito sa port. Kapag in-announce na ang boarding ng boat na assigned sa'yo, follow mo lang ang turo ng staff and look for your assigned boat and sakay ka na. Tapos, yun na, dadalhin ka na sa Boracay Island. Dalawa rin ang ports na ginagamit dito depende sa season, pwedeng sa Kagban Port or sa Tambisaan Port. Yung ibang mga mamahaling resorts naman, maaaring may ibang assigned na port, so ask nyo na lang din ang management ng resort na binook nyo. If you need more information about sailing with 2GO, you'll find comprehensive travel guides on our website www.theporttraveler.net or check out the links in the description. Kung meron kayong questions, gamitin nyo lang yung comment section below. You can follow or message us on Instagram, TikTok, and Twitter. Just look for @theporttraveler_L. And kung meron kayong Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in to the Port Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.